Sa pagusbong ng ekonomiya ng isang bansa, ang syudad, ang sentro ng kalakalan, ay ang pangunahing namamayagpag. Kasabay ang pagdami ng populasyon na karamihan ay nagmumula pa sa mga karating ng mga probinsya. Nagbabaka sakaling magkatrabaho, bitbit ang pangarap na maiahon ng mga pamilyang naiwan sa mga probinsyang pinagmulan. Ngunit paano nga ba makakasabay sa bilis ng pagunlad ang simpleng si Juan kung sa pagpasok pa lang sa trabaho ay nakikibaka na sa pagsakay sa jeep, sa bus, o sa makabagong MRT at LRT. Kaya naman patok na patok at patuloy ang pagdami ng mga motorcycle company sa ating bansang Pilipinas, nag-iisang alternatibo upang mapawi ang dagok na dulot ng traffic sa metro. Ngunit ang tanong, kaya nga ba ng simpleng si Juan mula sa kakarampot na kita maglabas ng motor? Hi guys! Welcome to another episode of Angry Bikes. In today's vlog guys, pag-uusapan natin yung paglabas ng motor ng isang pangkaraniwang manggagawang Pilipino dito sa Pilipinas. Okay, so bago tayo mag-umpisa, as you can see guys, ang gamit ko ay hindi si XR, no? Bali, I'm riding a Kawasaki Eliminator 175cc. It is a cruiser bike. Ito yung madalas ko na ginagamit pagka nag-street ride ako, no? Kung bibili ako ng mantika o kaya ng bagong dyan sa kanto, ito yung ginagamit ko guys. So street bike siya, napaka-comfortable, cruiser type, so abot na abot yung ground, siguradong walang scent lang. So ito lagi yung ginagamit ko actually napagka sa street riding. Ayun na nga guys, no, hindi naman siguro lingit sa kalaman ng mga nakararami na naglabas ng press conference ang ating mahal na Pangulo regarding dyan sa COVID-19 na yan, ano, yung virus na dumapot hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa buong mundo, no. Talagang perwisyo ang dinudulot sa atin ng virus na yan, ano. So beginning March 15, that is Sunday, until April 15, I think, no, kasi isang buwan yung sabi ng Pangulo na ilalockdown yung Metro Manila, no, dahil nga yan sa cases na meron yung Metro Manila na nandun mismo sa residente o vicinity ng Metro Manila, kailangan nilang i-lockdown. So ibig sabihin yan, walang makakapasok at makakalabas ng Metro Manila nang walang pahintulot ng mga kinaukulan sa Metro Manila. So huwag tayong maging OA, no? Yun lang mga hindi pahihintulutan at tsaka pahihintulutan yung pwedeng pumasok at lumabas ng Metro Manila. So hindi ho kayo kailangan mag-evacuate ng Manila. Ano, sundin lang po natin yung mga guidelines na binigay ng Pangulo. Para po din sa kabutihan natin yan at kabutihan ng nakakarami. So ito yung magandang example guys, ano, dahil dyan sa COVID-19 na yan, in time itong ano natin, topic natin, bakit kailangan natin magkaroon ng sariling motor, no? As you know, ini-encourage tayo ng mahal na Pangulo na umiwas, no, dun sa mga matataong lugar. E paano natin gagawin yun kung sa pagpasok natin at sa pag-uwi galing sa trabaho, isasakay tayo ng bus, sasakay tayo ng jeep, at hindi tayo nakakasigurado kung yung bang mga makakasakay natin sa jeep o kaya sa bus o kaya sa MRT pa man yan o kaya sa LRT, eh hindi pa nahahawaan ng virus na yan. Hindi naman sa pagiging paranoid guys, no, nag-iisip tayo ng sobra-sobra, pero siyempre tayo mismo, ayaw natin mahawa ng virus na yan. Paano na lang yung pamilya natin pagka nagkasakit tayo? Sino magpapakain sa kanila? So para sa akin guys, tayo mismo yung gagawa ng paraan para hindi tayo magkaroon ng virus na yan. Ano? Isipin mo na lang, pag nagkaroon yung isa sa atin ng virus sa pamilya natin, ano na lang ang mangyayari? Sino magdatrabaho? Sino maghahanap buhay? Okay lang sana kung katulad tayo nung mga mayayaman dyan na hindi na kailangan kumilos para magkaroon ng pera. E paano na lang yung mga isang kahit isang tuka na katulad natin ng mga simpleng mamamayan? O paano na lang pagka nagkasakit tayo o isa man doon sa pamilya natin
di ba napakasaklap? Kaya isa sa paraan, natatanging paraan na naiisip ko ay yung pagkakaroon ng sariling motor. Siya yung sagot, guys, doon sa tanong ko sa pambungad ng video na to, na kung kaya ba ni Juan magkaroon ng sariling motor. Ang sagot, guys, ay oo, kayang-kaya ng simpleng si Juan maglabas ng motor. Ang Pilipino pa ay napaka-diskarte niyan humanap o maghanap ng pagkakakitaan. Na dito pa sa Pilipinas, konting sipag mo lang at syaga, sigurado magkakaroon ka ng pera. No, so, inaanyayahan ko lahat, no, nang wala pang motor, na maglabas kayo ng motor. I-upgrade nyo yung mga sarili nyo, guys. Huwag nyong pabayaan na everyday na magkukommute na lang kayo, everyday na ninanakawan kayo ng oras dahil sa traffic, especially dyan sa Metro Manila. No, alam ko, meron din kayong pangarap, no? Pero not unless hindi nyo i-take yung first step, no, para doon sa pangarap na yun, hindi mangyayari, hindi nyo ma-achieve yung pangarap na yun. So, ini-encourage ko bawat isa. No, take me as an example, guys. No, way back 2005, nakapag-decide kami ni Mrs. na bumuo na ng sariling pamilya namin. Nung time na yun, ang motor na usong-uso is yung Honda Wave 110R tsaka yung dual sport na XRM 110. Wala pang 125 before, no? Okay, so to make the long story short, nag-loan kami sa SSS ni Mrs. Nag-down kami ng 15,000 para sa XRM 110. The contract was 2 years and the monthly amortization was 2,525 pesos. So, yun ang binuno namin ni Mrs. for 2 years. Natapos naman namin siya, no? So, bali hanggang ngayon, buhay pa yung XRM 110 namin ni Mrs. Diyan natin makikita kung gaano ka-reliable, guys, yung engine ng Honda. No? So, kung ano man yung trabaho mo, pagka nagsumikap ka at saka nag-focus ka doon sa gusto mong mangyari, sigurado ma-achieve mo yun. Believe me, guys, no, alam ko na kaya natin yan. At isa pa, hindi naman kailangang napakamahal na motor yung bilhin mo o yung napakagandang motor. As long as kaya kang dalhin from point A to point B, maging service mo yun everyday, makaiwas ka sa traffic, makaiwas ka sa sayang na oras na inuupo mo sa jeep, sa bus, sa MRT o sa LRT, o ipinipila mo sa mga pilahan para makasakay ka lang. Napakalaking bagay, guys. Kagaya ng sabi ko, take me as an example. Ano, napakalaking bagay, nagbago yung buhay ko nung nagkaroon ako ng sariling transportasyon diyan sa Metro Manila. Yun, guys, no, so ini-encourage ko lahat na mag-umpisa na kayo, no. Ngayon pa lang, tingnan nyo na yung mga options nyo na pwede nyong bilhin ng mga motor na pwede nyong maging kaakibat, no, sa trabaho, no, para mas mapagaan yung transportasyon nyo. Believe me, guys, hindi kayo magsisisi kung kukuha kayo ng motor, no. So, I think that will be all for this episode, yung topic natin ngayon. Sana maging safe ang lahat, no, sa COVID-19 na virus na yan. Yun, guys, no, in closing, I would like to encourage everybody to please support the government doon sa mga guidelines na ibinigay natin, especially this time of crisis, no, na meron tayo na kinakaharap dito sa Pilipinas, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Let us help everybody by not being selfish, no. Yung mga alcohol, huwag nyo pong i-hoard, huwag nyo pong i-overprice. Hindi po gawain ng matinong tao yan at hindi po gawain ng matinong Pilipino yan, no. So again, magtulungan po tayo. I would like to take this opportunity, no, na i-inform po yung mga viewers natin na makakancel po yung Philippine tour natin dahil po dito sa COVID-19 virus na to. I-update ko na lang po kayo kung kailan po natin itutuloy yung Philippine tour natin. Okay, so again, thank you for watching. This is Joel saying ride hard, ride safe, peace out.